Eto ho, mga kliyente ho ng Asia Prime Properties, dismayado. Pangako raw kasi sa kanila, ng developer, kapag nabayaran nilang down payment ng kanilang binibiling house and lot, ay agad sisimulan ang construction ng kanilang property. Pero, lumipas na ang halos 4 na taon. Eh, wala pa rin nasisimulan. Narito ang ginawang investigation ho ng Bita Kilos Pronto. Grupo kayo ngayon. Yes, sir. Lahat kayo, bumili kayo ng Asia Prime Properties. So, hindi ka na nagbayad at gumamit ka ng abogado mo. Yes, sir. At sinabi mo sa abogado mo, hindi ka na nagbabayad kasi hindi lang de-deliver. Okay. Non-delivery. So, yung non-delivery na yan, pwedeng sabihin, deceit. Panlilin lang yun. Gusto lang makakuha ang refund mo. I'd like you to contact Attorney Huerta and make an inspection of this particular development on-site. That's mag-aharap-harap kayo. Till now, wala pa rin ginagawa ang construction kasi puro lang pangako. Buwan-buwan pa ako pumupunta doon eh. Nag-update ako kung may nangyayaring construction. Ayun, puno pa rin ang saging hanggang ngayon. Sabi nila, bumalik na lang, bumalik. Hanggang sa 1 taon na pa nangyari, wala pa rin pong progress. Tiniis namin ang lungkot na hindi kami magkakasama para lang magkaroon ng bahay. Tapos ganun lang, niloko lang nila kami. Hindi biro, dugo at pawis niya yung perang inilaan niya para sa bahay at lupa na yon. Ibalik niyo na lang po yung perang pinaghirapan namin. Asia Prime Properties, may araw din nga. Let visit. Kanino? Sa akin po. Parin bahay, po kayo, developer kayo. Diba po as a company, dapat meron pong officer in charge? Opo. Wala po. Wala po kasi, yun nga po, kulang nga po kami sa tao. Since wala nga po pera sa Asia Prime, hindi na kami nakapaglagdag. Tapos ma'am, yung aming trabaho, hindi ko po talaga trabaho po dito sa customer kasi si Ma'am Shell lang nga po dapat dito. Pero kaya wala po ako, ma'am, yung asawa ko, ikaw ang kausap ko niya. Ano po ba ngayon? Lamar, Felix Lamar. Yung regarding naman po sa cheque, kung natapos na kami ng down payment tsaka 1 year TV, hindi pa rin, wala pa rin nangyari. Yun nga po, ma'am, delayed talaga po si Asia Prime kasi nga po wala pong kondo. Sabi niyo, Sir Mike, ano bang sabi sa construction? Dalawa po kasi yung CTS. Dalawang yung old tsaka yung new. Hindi ko alam kung kailan po ibinigay sa simula CTS. Nung nag-start ako ng first month po na pinapirma ako sa Makati ng CPS. Ang sinabi, ipapanotaryo. Follow up hanggang sa hindi na ako nakabalik. Nakuha niyo po ba yung CPS niya? Yun na nga, hindi. Hanggang sa nandito na kayo, nagpa-follow up ako, kesyo sinasabi niyo ginagawa. Gito, Sarah. Gito, ma'am. Sabihin na natin, nagkaroon na po kayo ng letter na ipasa ko na sa kanila. Pero wala po sila ibinigay sa akin na feedback. Wala mo ibinigay sa akin kung kailan kayo i-refund. Unang-una sasabihin ko sa inyo kung bakit wala. Wala mo akong budget na ipakuha sa kanila. Paano kayo nirepan? Ikaw bang magre-release, sir? Pwede kong ibigay sa akin, ibibigay sa inyo. Ang naging problema nga nung nagbigay kayo, yung nagbigay kayo ng pera kay Asia Prime, nagulog kayo, nagkaroon po ng problema sa Asia Prime na hindi po namin hindi namin magawang solusyonan sa ngayon. Ang solusyon na... Tinapunan po ba yung pera namin? Ay, hindi. Hindi naman po. Ang nangyari po sa pera, mali po ng management. Bali, lumabas ang pera sa construction nang walang bumabalik. Mismanage po. Mismanage po yung nangyari. Okay, nasa linya natin. Sino nasa linya natin? Okay, si Michael Reyes. Michael Reyes, site engineer ng magandang gabi sa'yo. Michael? Michael? Narinig ko ng boses mo. Labas ka na dyan. Sumuko ka na. Okay. Michael, narinig ko ang boses mo. Okay, sagot. See if I'm coming in okay sa'yo. Michael, narinig ko mga boses ninyo dyan. Okay? At humarap ka na sa camera ng bitag. Michael?
Michael. Hello, sir. Okay, hello, Michael. Sir. Hello, Michael. Si Ben Tulfo sa Bitagla. Sa Bitag, Kilis Pronto. At Camille, tatanong lang sa iyo, ano bang status ng inyong development, na itong developer ninyo? Ano bang status? Palugi na ba kayo? Kumusta ba yung pera? Nakaabot na ba sa inyo? Sasauli na ba? O papangako nyo sa pangako? Sir, hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi nyo. Teka muna, Jose. Sandali, Michael, ikaw na nagsalita kanina, hindi ba? Nasa video na kita kanina. Okay, ganito na lang. Michael, andito sa amin ang mga nagre-reklamo na bumili at nag-down payment sa inyo at nire-refund na kasi non-delivery. Kayo nagsalita na sana hindi naman binigay sa iyo yung pera ng itong company para may abot sa kanila. Yun ang sinabi mo sa harap ng camera. Hindi naman po, sige, okay. Baguhin mo. Okay, papano? Kung hindi naman, okay, papano? Sige, okay. Bigyan kita ng pagkakataon na medyo i-delete yung sinabi mo at baguhin mo ngayon para medyo maganda naman. Lagyan natin ng icing on the cake. Sige. Tira, anong sasabihin mo? Sa nangyari? Wala naman po kasi akong kinalaman doon sa sitwasyon nila, sir. Alright. Pero sinabi mo, Michael, hindi mo alam at wala kang kinalaman kasi hindi naman binibigay sa iyo yung pera para maabot sa kanila kung talagang gusto mong tumulong. Tama, tama ka naman. Wala ka namang karapatan doon. Pero ikaw isang engineer dyan sa lugar. Tama? Hindi po ako engineer, sir. Anong pangalan mo? Ano, kung hindi ka engineer, anong trabaho mo? Muchacho? Site admin lang po ako, sir. Oh, admin. Ah, site admin ka. Okay. So, Michael, site admin ka lang. Tama? Okay. Alright, sige. Well, sasabihin ko sa iyo, anong problema ng inyong kumpanya? Sir, sa sitwasyon po ngayon, medyo malaki po talaga ang problema ni Asia Prime. Una-una ko kasi problema ni Asia Prime, siyempre, financing. Yun po yung problema niya. Alright, alam mo, Michael, gusto ko sa iyo, may puntos ka roon sa akin. Point number one, okay, may puntos ka. Nagsasabi ka ng totoo. Alright, sa sinabi mo, malaki ang problema. So, malaking problema po kasi ni Asia Prime, yung financing. Okay. Pero yun sa pabayaan po yung... Alright, sige. Okay. Yung mga... Michael? Yung mga homeowner, hindi naman po. Okay. Ang problema, Michael, wala pa kayong homeowners eh. Kasi parang puro kalansay, tsaka medyo inamag na, tsaka mga talahib na ata, nakita, tubuhan na ata nandoon eh. Sugar cane? Kung hindi po nyo nakikita yung mga tao roon, dahil mataas yung talahib? Maraming pong tao ron. Ah, maraming tao na tatabunan ng talahib? Actually, sa ngayon po, inaayos naman po nila yung... So, tinabas nila yung mga tubo. Okay na, wala na yung mga tubo. Kasi wala akong nakikita ang bahay. May nakita kong bahay, talagang ginapang na. Ewan ko kung sawa ata yun, na mga balete ata ang tawag doon eh. Hindi sa, naman po, sir. Anong tawag mo roon? Okay naman po yung site eh. Oh, okay, kahit pumunta po kayo ngayon. Point number two. Good guy. Okay, you're telling the truth. Now you're telling to invite me now. You're now inviting me to come to the place. Okay, Michael. May problemang financing ang Asia Prime Properties Incorporated. Opo, malaki po, sir. Malaki, okay. Ako yung nagpapasalamat sa iyo pagsabi mo ng katotohanan. Ano magiging problema rito? Paano natin sulbahin ito mga pobreng kasama namin sa studio ngayon? Pwede bang split screen natin? Ayan, pakasama sila na yung kanilang binigay na down payment. At binigay... Nandito po kasi ako ngayon sa... Hindi, Mike, okay. Ano sa pagalay? Hindi naman ikaw magbabayad, wala kang pera, admin ka lang eh. Alam ko po. Okay, ngayon, ano kaya ang gagawin ng Asia Prime Properties doon sa mga taong medyo kinunan ng kanilang down payment and then hindi natupad yung pangako ng delivery, walang financing dahil hindi kayo inaproba ng bangko, hindi ba dapat sinasauli nyo yung pera sa kanila? Sir. I-re-refund po sila. Kailan? Kailan po? Kailan? Ang problema po... Kailan yan? Mga 2035? Actually, malapit. Nasa tao po yun kung kaya po maghintay kung gano'ng katagal. Ibibigay naman po yan kung kahit kung kailan niya po kaya. Doon ka nasira, nagmumukha kang kulokoy at medyo nagmumukha kang eng-eng sa iyong sagot. Kaya mag-antay? 2035? Hindi, sir. Ikayo po nagsalita nun eh. Okay, Michael, ganito na lang, ano? Okay, diretsuhin na kita. Hanggat nagtatrabaho ka dyan, ikahihiya mo ang pinakakain mo sa pamilya mo. Mga swetek kayo. Una,
The fault of the developer is your fault as well. Naintindihan mo ba ako? Dahil kasama ka, kasapakat ka sa kumpanya na yan. Kung ang kumpanya mo ay hindi nila dinideliver yung sinasabing pangako na yan, ang tawag niyan, panlilinlang at panloloko. May presidential decree laban dyan. Ngayon, ako'y magsasabi sa iyo, kumbaga at this point, ang kakapal na mukha nyo na hindi nyo sinasaulit, pag inaantay nyo, pinaghirapan itong mga pobreng kumuha na sa kanilang mga mister, sa nagtatrabaho sa abroad, nagpapakandahirap, nagbubuis ng pawis, habang kayo nagpapalaki ng mga betlog ninyo, kinukuha ninyo, yung mga bombolyos ninyo, ang mga pera nila, wala pa kayong pinakikita. Hindi ba nakalaking kahiyan yun? Ikaw ba'y mapapakain mo sa pamilya mo yung pinagagawa ng iyong kumpanya sa walang kahiya, kumbaga, kawalang hiyan? Tanong, sagutin mo ako. Matinong usapan ako na to. Ako nagtatrabaho ako. Kaya nga, okay lang sa'yo maging manggagancho at kasapakat ka. Kabakas ka. Hindi naman po sapakat. Anong tawag mo dyan? Tutulungan ko naman po yun nasa... Tutulungan mo, pagantayin mo hanggang 2040. Hindi naman po. Hanggang, sige. Pinakamaganda po, siguro sila na lang po. Kaya galing na nga sa inyo, wala nga nangyari, kaya bumalik sa amin eh. Ikaw mismo, nakita ko ng itsura mo sa video, nagsasalita ka pa eh. Ngayon, akala mo ba, first time, hindi, pinag-aralan ka na namin. In fact, na-surveillance na namin lugar ninyo eh. Kita na namin, mga talahib dyan. So, okay, si Bitag tong kausap mo, ha? Opo, ibahin opo, mo opo. Ako roon sa mga utol ko, si Bitag ako, okay? Kaya, makinig ka. Kung si Bitag nang kausap mo, tumino ka, umayos ka na. Kasi baka mabitag ka pa sa iyong bibig. Kung may matalino ka at ginagamit mong kokote mo, siguro ngayon babasahan na kita ng iyong Miranda rights. You have the right to remain silent. Okay po. You have the right to say, anything that you say will be taken against you. You have the right to an attorney dahil criminal na yung ginagawa ninyo eh. Okay po. Intindi mo? Okay, naintindihan mo ba? Alam mo bang ibig sabihin ng estafa, swetek, unethical business practice? Are you proud na pinakakain mong pamilya mo sa ganyang klaseng trabaho sa pamamagitan ng katarantaduhan ng kabalasubasan ng inyong kumpanya? Sige. Kung ako isang ama, mahihiya ako, lalayas ako dyan. Ilalatag mo ang pagkain sa mesa sa katas ng panluloko sa pamamagitan ng Asia Prime Properties. Umamin ka lang na malaki ang problema, nalulugi. Maintindihan yan. Kung nalulugi yan, kayo'y kinakailangan. Nasa sinasabing pangangasiwa ng gobyerno para yung perang kinulimbat ninyo, kinuha ninyo, maibalik sa kanila sa pamamagitan ng sinasabing pangangasiwa, panghihimasok na ng gobyerno. Kayo ba'y magde-declare ng bankruptcy na? Wala po akong alam, sir. Okay, you have the right to remain silent. You think that anything that you say will be taken against you in the court of law. You have the right to an attorney. You will not be arrested as long as you will cooperate or else evaporate. Hindi kasama yung evaporate. Nakita mo ba, Michael? Ngayon, dyan ka lang ha? O, say, sa kabila naman natin, si Attorney Lyndon Huntilia, okay? Housing in charge ng Land Regulatory Board, HLURB. Magandang gabi, Attorney Lyndon Huntilia. Magandang gabi, Ben. Okay, siguro, Attorney, narinig mo naman. Alam ko naman, pagdating dyan sa mga sinasabing money claims, hindi nyo trabaho yan, pero dito sa ginagawa nila, sa kanilang, methodology and practice, as well as financing, medyo may problema na. Ito ba'y continuous pa ba ang kanilang lisensya ng Prime, Asia Prime Properties, sir? Actually, ngayon, ang estado ngayon ng development na yan, Ben, ay iniimbestigahan na yan. Mm-hmm. Tapos, mayroon tayong na-receive na 16 cases na pinail na talaga dito sa ating opisina. Okay. Then, ang problema kasi dito, itong Asia Prime, is pag mag-serve kami ng summons doon sa Makati office nila, ay sarado na. Mm-hmm. Now ngayon, ang ginagawa ng opisina, sa rules and procedure natin, dapat substituted service na yon na personally delivered doon. Mm-hmm. Pero ang nangyari, wala pa rin. Sarado pa rin. So, sir, okay, para sa akin, sir, para, let's do away with the protocols and procedures. Let's go straight legalities na lang. Kasi kung protocol, binibigyan sila ng pagkakataon na parang makalusot yung mga sinasabi nyo.
Total, sir, kayo naman nagbibigay sa kanilang pahintulot na may manatili or di kaya magsara na lang. Hindi ho ba? Tama? Kasi pagdating sa pangangasiwa ng mga subdivision, housing, land, and regulatory board, HLURB, you will come right in and implement yung sinasabing batas na kinakailangan may ipin. Kasi pag ito'y narinig ni President Duterte, magagalit siyan, boss, attorney. Do you know that there's a presidential decree, siguro naman, I don't know if I'm still right, 916. 957. Oh, 957 or 957, which is, what do you call it? Hindi ba? Unethical business practice? Tama? Players protected decree. Oh, kaya nga. Kaya, if there's anything somewhat like that then yung kanilang practice, illegal na, considered illegal, to the detriment na ng sinasabing kliyente nila, or the license come from you, if they're deserving or not. Hindi ho ba, sir? Yeah. Kaya nga, Ben, ang ginawa natin ngayon, we are resolving the cease and desist order. Okay. Cease and desist order. Palabas natin. Okay. All right. And then, paglabas niyan, Ben, we will endorse the matter to the Task Force 957 for the corresponding filing of criminal cases. Ayun. Against mga developer na yan. Okay. Sir, pag ganitong situations, do you normally, do you understand the nature na sinasabing receivership habang sila may property pa na importante siguro pangasiwaan na, panghimasukan na ng gobyerno kasi may mga nalulugi rito at naluloko sila na para maobliga naman at sinasabing maibigay kasi sa ibang bansa hindi nangyayari ito. Dito pakapala na mukha boss eh. Ano ba yun? Nandito na po ha? Sabi ko sa ibang bansa hindi nangyayari itong ganitong klaseng modus operandi ng mga real estate developers na to. Eh, sa pangangasiwa niyo, para sa akin, eh, siguro, hindi ho ba malagay sila yung, I don't know, may abrupt tong sasabihin, receivership? Sa ano na nalang nalabin, abogado na nila yung decision dyan. Is there any way na pwede ho natin patawag ng abogado to just be open in the public bago makaloko po sila para sabihin na i-open na lang under receivership para pwedeng pangasiwa ng gobyerno at kung ano pa yung mga natitirang ari-arian nila para naman may kunting panangga dito sa mga nagre-reklamong ito? Kaya nga, ganito yung ano natin dyan sa ating opisina na pagkatapos ng pag-issue natin ng CDO nito ay kakansila na natin yung lisensya nila. Mm-hmm. After giving them papa-explain natin sila, mm-hmm, then definitely papunta na yan doon. Mm-hmm. Okay. Paano pag hindi ho sila nagpakita ulit na the usual ay parang wala hong kumbaga enforcement ho na talaga ipapatawag sila just like na ginagawa ho ng DTI, kumbaga intervention. Na, yung opisina natin, Ben, ay may power dito na to enforce. Kasi may power tayo eh. Ay, okay. Yung DTI, sa inyo ho, wala? Come again, Ben? Sa HLURB, wala hong power to enforce and strictly regulate ho yung sinasabing ito ho, pagsunod na ho nito mga delinquente ho na mga real estate developer. Yun na nga, Ben, ang pagkatapos nito, yung opisina natin mag-issue yan ng writ of execution. Okay, sir. Okay, writ of execution. Ma-enforce na sa ating sheriff yung hinahing ng mga tao. Ayan. Okay. Sir, sandali lang, ano? Okay, gusto ba ninyo magsalita? Kasi kami lang dalawa ng attorney. Sige, kayo mga nagre-reklamo, ilabas nyo mga saloobin ninyo. Kasi alam ko hindi ganun kadali kitain yung mga pera ngayon. Kung may katanungan kayo, diretso na at napapakinggan tayo worldwide, nationwide, netwide, kahit saan. Kung sino man itong mga Filipino overseas workers at pamilya ng mga Filipino overseas workers, naloloko nitong putok sa buhong Asia Prime, mas maganda na pag-uusapan, anong saloob? Ikaw, mag-umpisa sa'yo, pahanga. Sige, anong saloobin mo? Yung masasabi ko lang po sa Asia Prime Developer, kasi umabot na kami sa point na gusto na lang namin i-refund yung pera, wag na kami paikut-ikutin or what. Gusto na lang namin mabawi yung pinaghirapang pera namin na naihulog sa kanila. Magkano mo? 400,000, sir. Alright. At itong mister mo, saan nagtatama? OFW okay, po. Ikaw naman. Gusto ko lang po sana na ibalik na lang nila yung pera dahil yung pera po ay hindi naman po namin pinupulot. Mm-hmm. At sana po maawa po sila sa amin kasi pinapangarap din po namin yung bahay na gusto namin. Okay.
Sige, di bale. Okay, okay. Ano nakita? Ikaw naman? Ako din po, sir. Okay. Balik na lang din po nila yung pera pinaghanapan ng asawa. Ganoon talaga. Ano bang asawa mo? OFW. Po. Ikaw naman? Ako po, sir, sa ate ko po. Sa ate mo? OFW. OFW yung ate mo. Yes, pinagkatiwala sa ikaw yung SPA. Yes, sir. For 3 years na po siya naghintay hanggang ngayon, sir. Hindi pa po naitatayo yung... Okay. Ikaw naman? Ako rin, sir. Dati po akong OFW. Tapos lahat ng naipon ko, in-invest ko sana doon dahil yun nga, pangarap na bahay. Wala rin. Gusto ko rin sana ng full refund kasi... Nagsasabi sila ng refund, pero may bawas. Pag gusto nila, may bawas pa daw. Ikaw pang pinapenalize? Yes nga, sir. Yung gusto nila mangyari na pwede kami mag-file ng refund, pero may bawas. Mm-hmm. Yun ang gusto nilang. Gusto nilang, kumbaga, kinukutongan pa kayo. Yes, extortion yun. Yes, kami, sir. Kami tungkol okay, na yun. Okay, kayo naman, ma'am. Ganun din po sa akin, sir. Gusto ko rin po ng full refund. Ano naman yung ano ninyo? Kayo ba? OF, pamilyang OFW? Private employee. Private employee. Okay. Attorney, narinig niyong simpleng mga ito'y panawagan at nang sa loobin itong mga nagre-reklamong lumapit sa amin. Kami ho, talagang pinagtatanggol ho namin mga taong inaape, inabuso, niloko, ginancho. Tulad ho ng ginawa ho ng Prime, Asia Prime Properties. Kaya kung medyo masakit na ho makapagsalita na ako minsan, ang dating ko ho na parang bossy na, ay siguro naman maintindihan yung attorney. Yes, of course, Ben. Sir Ben. Yung ano kasi dito is yung mga sinasabi ng ating mga kumplina ay siguro nag-usap lang yan sila doon sa labas. Mm-hmm. Kining, parang nag-conciliation lang sila. Nagkaroon ba kayo ng conciliation? Okay. Yes, pero ano bang napag-usapan ninyo? Hindi po sila dumating. Okay, sir. Hindi daw sila sumisipot. Parang kumbaga... Eh, kinakailan siguro, eh, kung meron lang siguro kayong kapangyarihan to issue a bench warrant na paupuin at obligahin umupo, eh, kaso hindi wala, lang, wala ho. Well, kung ganyan ho, sinasabing disrespect ho, kumbaga defiance na lang, eh, siguro ho, eh, right away, matik na ho siguro kasi they will keep repeating the same process over and over kasi tingin ho nila, wala hong ipin ang ating HLURB, hindi ho ba? Ang gawin kasi namin dyan, ano, Sir Ben, na tungkol dyan is i-endorse namin yun sa ano namin Task Force 957 for right. Filing of criminal cases. Ayun. Okay. Siguro sir, ganun ang kailangan natin. Yung 40 na yung mag-issue dyan ng warrant against the... Ayun. Defender. Okay sir. Sir, kami ho'y humaasa pa rin ho sa inyo. Alam ko sa inyo'y trabaho lang ho to, no? At tulungan na lang ho natin. Kawawa ho ito mga kababayan ho natin. As yun... Ito ho yung ipinangako rin ho ng Pangulo kahit na ho ikay hindi taong gobyerno, ikay pribadong establishmento kapag ang medyo may kunting panloloko. Hindi ho ba meron timeline ho na sinusunod na hindi ho pinag-aantay mga pobreng naghihirap na ho sila tapos pahihirapan pa nitong mga tiwali na to. Kaya ganun na lang ho kung paano ho namin pinagtatanggol sir attorney. Siguro, Sir Ben, papuntahin mo na lang sila dito siguro sa opisina. Ito ho ba, pag pumunta sa opisina, sir, eh, tapos pag pinatawag ninyo, eh, may magagawa ho ba? At baka naman isnabi naman kayo ng, ano, ng Asia Prime Properties. Kasi parang hindi ko maintindihan kung may sinasandalan ho silang mga big-time politiko. Gusto ko nga makilatis kung sino ang kanilang mga big-time mga politiko para ma-expose ho namin. Pag-aaralan ho siguro namin to, imbestigan ho namin to. Kung sino po yung mga stock members ho nila sa corporation ho nila. Total, naka-ano naman ho ito, naka-register ng Securities and Exchange Commission. At paano ho sila nakapasok sa ganitong klaseng negosyo? Kasi mga incorporators ho nito, liable ho sa sinasabing batas ho natin, kalang panglilingat, panluloko. Let alone, napanawagan ho ninyo, eh, gamitin na ho natin siguro ang pangil ng batas. At binigyan na ho natin sila ng tamang ito ho'y panahon. At parang wala ho nangyayari. Sir, papupuntahin ho namin sa inyo. Sasamahan na rin ho siguro ng aming segment producer, sir. Para sa ganun, makita na ho namin. At from that point, makikita ho na at matutuwa na yung manumbalik ho yung sinasabing tiwala ng taong bayan at yung iba pang mga maluloko na hindi ho manluloko na ngayon, makaloko at pareho yung susunod sa yapak ho ng Asia Prime Properties. Hindi na ho gagawin to dahil merang isang attorney dyan, Lyndon Huntilia, at meron hong Bita Kilos Pronto. Hindi ho kami papayag sa ganitong klaseng panggagansyo, sir. Okay, sir? Attorney? Okay. Sasamahan namin, sir. Sasamahan ho namin, sir, ha? Yes, yes. Maraming salamat, sir. Okay? Thank you. Okay. Okay, ganito na lang ako.
Lahat ginawa ko at i-expose sa publiko. Ang kapangyarihan ng publiko na malaman itong panloloko nitong mga ganito. Ano? Ako lang ko sa inyo, masakit. Nakikita ko sa inyo, hindi biro, mawala ng ganong. Yung ganong kalaking halaga, hindi napupulot. Tsaka lang tayo, tututukan natin to. Total, may proseso naman sinasimusunod. At sila'y, kumbaga, sasampahan na ng sinasabing criminal case. Okay? Yun na lang. Kasi pag yan nasampahan ng criminal case, makikipag-settle yan eh. Alright? At pag yan ginawa na yan, either sila ay magiging bukas na doon sa sinasabing mga hakbang na gagawin nila, kumbaga makikinig na sila kasi seryoso na eh. Sumisikip na yung lambat o silo na gagawin ng ating pamahalaan sa kanilang panloloko. Okay? So medyo tsaga lang kayo. Kami naman, di kami bumibitiw sa inyo. Okay? Alright? Maraming salamat din sa inyong pagtitiwala. Okay? Alright, sige.